po, magandang araw pong muli. Si Nestor po ito ng Filipino Canadian Truck Driver. Ang aking vlog ngayon na aking isishare sa ating lahat ay tungkol sa aking karanasan bago po ako nakapag-Canada. Maniwala po kayo o hindi, isa lamang po akong fishbowl vendor sa ating bansa noong araw. Way back 2000, nagtinda ako ng fishbowl sa aking chuhin sa Alaminos, Pangasinan kasi mayroon po silang family business noon. And then, mga isa't kalahating taon, lumipat po ako sa chuhin ko rin sa Dagupan, Pangasinan. Doon po, nagtinda ulit ako ng fishbowl kasi mayroon din silang available na sidecar, padjak nung araw, at nakitinda ulit po ako ng kanilang fishbulan nung araw. And then, mga taong 2003, kung hindi ako nagkakamali, lumuwas na ako ng Maynila noon. Punta ako sa tiyahin ko, sa side ng father ko. Sumalangit na wa ang kaluluwa ng tatay ko, cause he already passed away. Nung nasa Maynila na ako, naghanap ako ng mga trabaho. Bukat nag-construction ako, helper, nag-apply din ako sa mga factory nung araw. And then year 2006, nag-training ako bilang isang security guard. Nakakuha ko ng security guard license. Nakapag-duty ako sa mga mall sa Robinson Imos, which is doon ko nakilala yung girlfriend ko na si Mrs. Eileen Trinidad, na aking may bahay na ngayon. At nakapag-duty ako sa SM Dasma, SM South Mall, SM Sukat, marami pang iba. Although gusto ko na lamang i-shortcut. So, nagsimula yung aking tadhana na magtrabaho sa ibang bansa noong ako ay nadistino sa SM Dasma, doon sa department store kung saan kami yung nag-check ng mga bag, ng mga papasok ng mga empleyado, kasi ganun naman ang trabaho ng security guard noong araw. Check mo yung kanilang bag. At ganun din na kami yung i-issue ng mga IDs ng mga bagong applicant sa superstore, department store noong araw. So isang araw, mayroon ako na encounter na isang applicant, ang ID na kanyang ibinigay sa akin ay ang kanyang passport. At nung tinignan ko yung passport niya, mayroon siyang valid visa pa doon. So tinanong ko siya, nakita ko yung kanyang visa. Yung visa mo, sabi ko, parang 3 months pa lang ito, tapos nandito ka na. Sabi ko, ang sabi niya ay na-homesick nga daw siya, nag-break contract at umuwi ng Pilipinas kasi kapapanganak niya nung araw. Oh, ganun ba? Sabi ko ganun sa kanya. Saan ang agency mo? Sabi ko sa kanya. Okay ba tong agency mo na to? Talagang nagpapaalis ba talaga sila? Sabi ko sa kanya na gusto ko rin sanang mag-Taiwan. Sabi ko sa kanya noong araw. Oh, sabi niya sa akin, yung agency na yan, legit yung agency na yan, legal sila, hindi sila namimake. So karoon ako ng idea. So hiningi ko sa kanya ngayon yung address at saka information ng agency. Sinabi ko sa kanya, tumatanggap ba sila ng high school graduate lang? Yes po, honestly, high school graduate lamang po ako. Although gusto ko rin po sanang mag-aral nung araw ng kahit mga vocational course, pero magagawa ko. Mahirap lamang po kami, pinanganak lang po ako, mahirap lang. At ang magulang ko ay mahirap lamang. But anyway, so nagsimula yung aking panibagong application papuntang ibang bansa doon sa ibinigay na idea at tip nung isang aplikante na aking na-encounter doon sa SM
Dasma nung araw. Take note, gusto kong sabihin sa inyo yung pangalan ng agency. So ang pangalan ng agency na inapplyan ko doon sa Pilipinas papuntang Taiwan is Jardin International Agency. And then nung nakuha ko yung information, so the next step na aking ginawa is nag-apply ako ngayon ng passport. Wala pa akong passport nung araw. Nakakuha ko ng passport, itinext ko yung agent, kasi may agent din siyang ibinigay doon sa agency na yon. So sinabi niya sa akin, kuya, sabi niya, itong agent na to mabait, pwede mong sabihin sa kanya yung status mo at mag-message ka sa kanya, tanungin mo yung mga iba pang mga requirements upang sa ganun eh may idea ka, sabi niya. So ibinigay niya sa akin yung cellphone number nung yung agent doon sa Jardin Agency. So nung kinontak ko siya, inintroduce ko sarili ko, isa po akong security guard at nakilala ko si na dati pong nag-apply sa inyo at umuwi ngayon, gagawa nga ng na homesick siya kasi kapapanganak pa nga lang niya. So gusto ko rin po sanang mag-apply papuntang Taiwan. Kaso po, isa lang po akong high school graduate lamang. Hindi ko po alam kung matatanggap po ako o hindi. Sabi niya sa akin, hindi naman kailangan na mataas ang pinag-aralan mo para makapag-apply ka papuntang Taiwan. So nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob sa sinabi niyang yon. So ang sabi ko sa kanya, paano po ako magsisimula, ma'am? Mayroon na po akong passport ngayon. At sabi niya sa akin, so mayroon employer's interview sa ganitong pitsa. Pumunta ka dito at yung employer na galing Taiwan pupunta ng Pilipinas dito sa agency upang sa ganun ay mag-select ng mga worker. So nung pumunta ako doon sa agency na yon, daming tao, daming nakapila. Ang haba siguro, nasa 400 yata kaming aplikant nung araw na papa-interview. Yung Taiwanese employer, hindi naman siya nagtatanong ng kung ano-ano. Tapos nung tinawag kami, nung taga-tawag, Nestor Trinidad. Tapos may mga iba pang niyang tinawag. Tapos pumila kami sa harapan, yung Taiwanese employer, tinuro lang eh. Hindi na nga kami pinagsalita. Walo kami na sa harapan. Parang tatlo lang yata kaming sinilik nun. Tak, tinuro ako. Tak, tak, ganun lang. Tapos mayroon taga-guide sa amin. Inanon niya kami sa pintuan, pinalabas na. And then sabi niya, huwag kayong aalis. Antayin niyo muna hanggat matapos at alamin niyo kung nasilik kayo. So nag-antay kami. Ang taga, buwas ako ng bahay nung araw ng alas 4 nung madaling araw. Nakauwi ako ng mga bandang alas 10 ng gabi, kasi siyempre yung interview tapos antayin mo yung result, andun ka na rin lang. So inantay ko na yung result. Sabi naman nila sa akin nung dumating na yung result, nung natapos na lahat yung applicant na interview, sinabi na isa ako sa na-select. Nagpapasalamat din ako, tingin ko na sa sarili ko, nagpasal din ako, thank you God, nagpasalamat ako sa Panginoon. Thank you Lord, sabi ko sa Panginoon, at masilik ako. And then dumating pa ulit yung mga pagkakataon na parang gusto ko nang mag-give up. Kasi nga wala akong pera. Financial naman ang kailangan ko ngayon. So sinabi ko ngayon sa aking agent, sinabi ko sa kanya na, ma'am, sabi ko, baka hindi na po siguro ako makatuloy. Gawa nga nang wala po akong pera, wala po akong financial na magagamit, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, sayang naman kung hindi mo ituloy ito. Ma'am, sabi ko, paano gagawin ko? Kano lang sinasahod ng security guard, sabi ko rin sa kanya. Tapos meron pa akong sinusuportahan, sabi ko sa kanya nung araw. Ngayon, sabi niya sa akin, mabait yung agent na yun eh. Yung agent, siya yung tumulong sa akin at kay Mrs. din nung araw. So sabi niya, okay, sige, sabi niya sa akin, magpipirmahan na lang ng kontrata next week, sabi niya ganun. Ang gusto kong gawin mo, sabi niya,
bibigyan kita ng pre-medical. Mag-pre-medical ka, tapos kapag okay yung result mo, sasabihan kita ng susunod mong gawin. Sa akin. Para malaman, sabi niya sa akin, kung fit to work ka, sabi niya sa akin. So, ang pre-medical nung araw ay 4,000. So, hindi ko alam kung saan nakukuha ng pera, pero sa awa ng Diyos, nagkaroon pa rin ako ng pera pang pre-medical. Ngayon, nung nag-pre-medical ako, after 3 days, tinexta ko ng aking agent at sinabi niya sa akin na okay yung medical mo, pitulk ka, sabi niya sa akin. So, sa susunod na araw, kung may panahon ka, pumunta ka na ng agency upang magpirma ka ng kontrata, sabi niya sa akin. Magdala ka ng down payment na 20,000, sabi niya sa akin. Sabi ko sa sarili ko, saan ako kukuha ng perang ganito, sabi ko. Tapos naghanap ako, nangungutang, siyempre, wala talaga eh, mangungutang talaga ako. Nagpunta ako sa mga kamag-anak ko, sa father side ko, sa tiyuhin ko, sa tiyahin ko, mga kaibigan ko. Kahit pa dun sa pinagsanlaan ko na ng iti, nagpapadagdag ako. Hindi na niya ako madagdagan, gawa nga nang sagad na rin yung aking utang sa kanya. Malaki-laki na, yung mga tiyahin, tiyuhin ko naman, pareho rin lang naman na mahirap ang buhay. Although gusto nila akong tulungan, wala rin naman silang maaring may tulong sa akin. So, nagdasal na naman ako niyan kung anong gagawin ko. So, bali, sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko, lahat ng mga step na ginagawa ko, lagi akong nakatawag sa tulong ng Panginoon. So, siya na naman yung aking huling takbuhan. Sabi ko, saan kaya ako kukuha, Lord, ng aking gagamiting pera dito? Sabi ko na. And then, nag-message ako sa aking agent, ma'am, sabi ko magba-back out na siguro ako, sabi ko, kasi wala akong pera eh, wala talaga, ma'am. Lumapit na ako sa mga kamag-anakan ko, nangutang na rin ako sa pinag-sanlaan ko ng ATM, hindi na nila ako mabigyan eh, sabi ko gano'n sa kanya. Ang sabi niya sa akin, okay, sabi niya gano'n, pumunta ka dito sa agency, sabi niya, kumplituhin mo tong mga papeles na to. Itinix na niya sa akin yung requirements na iba. Kunin mo na to, sa kakausapin ko na sa loob, papirmahin ka ng kontrata, tapos i-repair na kita sa lindingan, sabi niya sa akin. Yun, eh, bali, natuwa na naman ako. So, nagkaroon na naman ako ng lakas ng loob. Ma'am, oh, sige, darating ako sa ganyang araw. Pumunta ako doon sa agency, nung darating ako ng agency, pumirma ako, binigyan nila ako ng kopya ng aking kontrata, yun. So, bali, dalawang linding yung aking pinaglindingan, kasi medyo malaki-laki yung aking placement fee nung araw. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko na yung lininding ko doon sa placement fee upang sa ganon may maiwan ako doon sa mother ko at doon sa dalawang anak ko na sinusuportahan ko hanggat hindi ako sumasahod pagdating ko ng Taiwan. At isinama ko na rin sa lininding ko yung denied ko sa aking yung agent fee. Nung nakalinding na ako, binigay ko na sa agency yung pera, tapos in-schedule na nila yung flight. Sabi nila, hindi ka magsisisi kasi magandang company ang pupuntahan mo sa Taiwan. Although, hindi ko pa pala nababanggit, gusto kong banggitin ngayon ang aking company sa Taiwan nung araw, Bridgestone Taiwan. Pagawaan yun ng gulong. Siyempre, alam nyo naman, kapag kagulong, carbon yan at saka chemicals. So, nung nag-flight kami, kasi may kakilala na akong unang nakaalis papunta Bridgestone, no, sa Taiwan. Tinanong ko sa kanya kung nung status ng company nga. Although, babanggitin ko na rin, shout out na rin sa aking ka-workmate dati, si Leo Samelo, which is siya yung brother ng kaklase ko sa high school noong araw, na si Roy Samelo, na ngayon ay nasa Cayman Island sila. Ngayon, tinanong ko kay Leo kung anong status ng company dyan sa Taiwan, kung malakas ba o mahina. Sabi niya sa akin, maganda, sabi niya, hataw sa overtime, kung masipag ka lamang, sabi niya sa akin. So, nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob. So, bago ako mag-flight, inumagahan, tumakbo muna ako ng baklaran. Salamat muna ako sa Panginoon. Umiyak ako ng gabay.
na sana wag akong pabayaan pagdating ko ng Taiwan, sana i-guide niya ako, sana mabayaran ko lahat yung mga inutang kong lending na halos sa kulang-kulang kalahating milyon. So nung nag-start na ako magtrabaho sa Bridgestone Taiwan, uniwala kayo sa hindi, talagang hataw nga talagang overtime doon. So bali ang tulog ko sa loob ng 24 oras ay 5 oras lang. So ang nangyari, ang pasok kasi doon ay 8 hours lang. So 8 to 4 ang pasok doon sa Taiwan nung araw, plus 4 hours overtime. So lalabas ka ngayon ng alas 8 ng gabi, so 12 hours yun, may 4 hours overtime ka na. And then additional another 4 hours na overtime pa ulit na iba ang bayad doon. So bali magtatrabaho ka ng 16 hours, lalabas ka na ng alas 12 ng gabi. So paglabas mo ng alas 12 ng gabi, hindi ka naman basta-bastang hihilata, no, para matulog. So kailangan mo pa rin maligo kasi talagang makarbon yung katawan mo, makimikal. So maligo, magpahinga ng konti, matulog, and then kinaumagan, gigising ka ulit ng maaga para magprepara ng sarili mo, maligo at mag-almusal para pumasok sa trabaho. So bali sa computation ko na lang, 5 oras lang talaga ako nakakatulog sa loob ng 24 oras sa loob ng 3 taon ko sa Taiwan noon. Although talagang nagtiyaga ako, nagsikap ako, nagsipag ako upang sa ganun eh makaipon at mabayaran ko yung lindi ko. Uniwala kay Sende, sa loob ng 1 taon at 7 buwan yung double lending ko na yon, nabayaran ko sa awa ng Diyos at nakapagtabi pa ako ng savings ko at may iba pa akong itabi sa account ko nung araw. And then dahil magandang ating performance sa trabaho, binigyan nila tayo ng 1-year extension, which is yun yung aking pinakatubo noon. Nagsipag ulit ako, so nakapagtabi ako. And then nakabili ako ng property ko doon sa aming probinsya noon, sa Don Matias, Burgos, Pangasinan. And then nakapag-down kami sa equity ni Mrs. doon sa aming townhouse sa Cavite ngayon. Nasa mag-10 years na rin yata namin binabayaran yon, malapit na rin namin matapos. So sabi ko, itong aking unang pagta-Taiwan, panalo ako, hindi ako natalo, dahil naisip ko yung mga bagay na dapat kong unang asikasuhin bago yung mga personal kong mga luho. And then sa pangatlong taon sa Taiwan, sumunod na rin si Mrs. sa Taiwan noon, then umuwi ako, sumunod din siya kasi doon kami nakabuo sa Taiwan ng panganay at nanganak siya at nagpakasal kami sa Pilipinas. Then umalis ulit ako, pabalik ng Taiwan sa pangalawang pagkakataon. And then si Mrs. sumunod naman nung pagkatapos niyang nanganak. Eh yun na yun yung panahon na mayroong panibagong tadhana na aming tatahaking mag-asawa papuntang Canada. So ngayon yung katrabaho ni Mrs. doon sa kanyang kumpanya, nag-a-apply papuntang Canada nung araw. Ngayon inaakay niya si Mrs., hinikayat niyang mag-apply din. Si Mrs. naman eh paayaw-ayaw pa nung una kasi nga, diba, kapakasal namin, kapapanganak niya, nagastos namin yung naitabi namin sa pagta-Taiwan, kahit yung akin na naitabi, nagastos namin sa kasal at saka sa panganak niya at saka sa budget na rin. Yun ang inaalala niya, parang ayaw niya na gusto. So mapilit yung kaibigan niya, sabi niya, gumawa ka ng ano, resume yung mag-asawa, dadalhin ko, sabi niya ganun sa kanya. Eh yun, nung napilitan si Mrs. gumawa, kasama siya, nung gumawa lang siya ng resume, dinala naman niya. Ang in-applyan namin, na inilagay namin na trabaho papuntang Canada ay service crew lamang. Hindi po kami nag-apply ng mataas na skill. Ilang buwan, may nagsabi kay Mrs. na mayroong kaming LMO, kasi nung araw LMO pa, way back 2013. Hindi ako nagkakamali, LMO pa nung araw, maluwag pa. So kaming dalawang mag-asawa
Bale, karating kami ng Canada via work permit through LMO ang trabaho namin dito sa Canada nung nakarating kami rito. Ang unang employer namin ay ang Pizza Hut. Sila yung nag-hire sa amin dito bilang tagagawa ng dough. So yung line production ang tawag doon eh, yung gumagawa ng pizza. Naging cook kami, naging chef kami sa Pizza Hut. Kaya nung dumating kami ng Canada, nagpapasalamat kami kasi hindi rin namin akalain talaga na makarating kami ng Canada. So iiwan kong salita sa inyo ito. Hindi nyo naman kailangan na makarating ng Canada na gusto nyo na bilang kung ano yung profession nyo ngayon. Ang isipin nyo, mga kababayan, mga kaibigan, aking mga viewers, dapat makarating kayo ng Canada kahit anong klaseng trabaho, kasi once na sa Canada na kayo at nakuha nyo ang permanent residency nyo dito sa Canada, maniwala kayo, lahat ng mga pribilehiyo na gusto nyo ay makakamit nyo dito. Kasi ang Canadian citizen at saka permanent resident, ang kanilang rights ay parehas lamang. Ang pinagkaiba lang ay hindi makakaboto ang hindi Canadian citizen. Okay, so yan po yung aking karanasan bago po kami mag-asawa nakapag Canada. Nagsimula po kami sa scratch. Sana po kapulutan nyo po ng aral at motivation sa mga nagnanais at naghahangad na makarating ng Canada, na sana huwag po kayong hihinto na magpatuloy. At kahit sa anumang pamamaraan, basta't mabuting paraan na makamit ninyo ang iyong mga pangarap. Sa susunod pong isishare ko po sa inyo is nung nakarating na kami ng Canada, kung paano kami nag-apply ng provincial nominee program dito sa Winnipeg, Manitoba, hanggang sa nag-take ako ng IELTS, hanggang sa nagpasa kami ng application sa immigration para sa permanent residence. Muli po, huwag po kayong mawawala. Ang susunod ko pong pag-upload, ang schedule ay tuwing Linggo. Hanggang sa muli, si Nestor po ito ng Filipino-Canadian Truck Driver. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Bye!